my YouTube channel. For today's vlog, I will gonna show you my Japanese cooking books collections. Check it out! Ito yung kauna-unahang recipe na binili ko, pero this is Philippine recipe. Diyos ko, sobrang luma na oh. Panahon pa lang po po. Ilang decades na yan. Kasi syempre, mag-aasawa na ako ng Hapon. Kaya sabi ko, pagluluto ko siya ng mga Filipino recipe. Since wala akong idea kung ano yung mga gagawin ko, ano ba yung mga kinakain ng Hapon, kaya naging curious ako. Syempre, magiging housewife na ako. Hindi naman pwede na wala akong alam na luto. Kaya binili ko to, itong cooking book recipe na to, since bago ako pumunta ng Japan, ay bago ako makipag-asawa sa asawa ko, naging talent ako sa Japan ng 6 months. So nakilala ko yung asawa ko at in 3 months naging kami, tapos in 6 months we've been married. Kaya syempre, magiging housewife ka, kaya binili ko tong cooking recipe na to para sa kanya. So, habang nag-aaral ako ng mga Japanese recipe, binili ko muna to para starting point ng aking housewife journey. Ito yung dalawang ano. Ito nabili ko na lang sa Japan to, yung Philippine kateryori, yung lutong bahay. Yan. Sa Japan ko na binili ito para pandagdag sa aking iluluto sa pagkain na ni Mister, para malaman din niya kung ano yung mga Philippine recipe na pwedeng kainin ng mga Japanese. Yan. At saka mga story ng ating bansa, kung ano yung mga delicacies ng iba't ibang lugar. This is the book where my sister-in-law gave to me. Japanese cooking. Tapos, ang dami ring recipe to, talagang yung mga native Japanese recipe to. Siyempre, may trabaho yung asawa ko at hindi ako marunong pa ng mga kanjis. Pag dumarating siya, tsaka lang ako magpapaturo sa kanya, papabasa ko sa kanya, papaunawa niya sa akin kung ano yung mga nandito. Yun. At saka itong book na to, nandito rin yung mga seasonal cooking recipe, kagaya ng mga hinamatsuri. Simple pero healthy food siya, ganyan. Mga simpleng ano, para syempre kasi ang mga Hapon, pag before nakakain sila, pagkatapos ng trabaho, yung dinner nila usually almost siguro mga Hapon na kumakain sila ng mga pangpulutan. Ibig sabihin, bansya ko yung tawag nila doon sa Japan. Mga Hapon kasi mahilig sila sa mga otsumami. Kaya yan, yan yung mga simpleng recipe for otsumami. At yung mga recipe na madaling lutuin din. Yan. Andito rin yung mga vegetable recipe. Yan, ito yung kauna-unahang recipe na yung reference ko para matuto ng Japanese cooking. Mayroon din ako color standard tables of food composition, kung saan makikita natin dito yung mga composition siya, kung ilang vitamins, kung ano yung mga nakapaloob sa mga pagkain, like ito, yung tofu, kung ano yung altin, vitamin A, vitamin B, and so on and so forth. Yan, mayroon din akong ganyan.
para malaman natin kung ano yung mga nakukuha nating vitamins sa mga foods like meat, mga beans, breads, and so on and so forth. Ayan. Ayan yung mga composition ng mga table composition ng mga vegetable, kung ano yung mga vitamins na nakukuha natin sa pagkain. Mayroon din po ako niyan. Ito rin yung mga colored basic cooking. Ito, nabili ko rin ito nung bagong kasal lang kami ng asawa ko, kung paano ba gawin yung mga iba't ibang klase, kung paano sukatin yung iba't ibang klase ng kanilang condiments at yung mga iba't ibang cutting ng mga vegetables. Ayan. Hawakan yung knife. Kung paano i-cut yung fish. I can't see to look away. I'm hanging to watch you. At mga lutong beans na inihahalo sa kanin. Gusto ko ipakita sa inyo ang kauna-unahang food na Japanese food na talagang mouth-watering ako. Ayan yung chawanmushi. Steamed egg na may mga kung ano-anong palaman sa loob. Ilalagyan niya ng mga fish cake, chicken, shiitake. At mayroon din akong encyclopedia of basic cooking. Dalawa yan. 800 page. Dalawa yung encyclopedia of cooking ko yan. Pero hindi ko pa yan naluto lahat. Eh, mayroon din akong mga dessert recipe. Ayan. Mayroon din akong mga famous restaurant na pwede naming puntahan. Parang pizza ng Japanese yan. Okonomiyaki. Siguro naririnig niyo na yan. Ito naman yung first. Ay, hindi na ito kasali kasi garden books to eh. Ito naman yung everyday. Everyday na yung tinatawag nilang obento. Kung paano mag-design ng mga obento since nagtatrabaho yung asawa ko, kailangan niya nung mga obento-obento para sa lunch niya. Yan. Iba't ibang luto ng obento. Ayan siya. Hahaba yung aking vlog pag pinakita ko sa inyo lang yan. Ang sasarap ng na ganyan ang ginagawa ng Japanese housewife para sa kanyang husband lunch box. Mayroon pa dito yung mga old recipe na binigay ng aking late hipag. Yan. May mga diet cooking books din ako dito since ayaw kong tumaba at ayaw kong maging pabaya sa sarili ko. Bumili din ako ng mga diet recipe book. Mga instant recipe na pwede mong maisip ka agad na madali lang lutuin. Yan. At may collection din ako ng orange page. Dahil yung orange page na to, ang sasarap ng mga
naka-feature na mga recipe dyan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walang patumanggang pagbili ng mga cooking recipe. Orange page. Ang sarap kaya ng mga ano dito, pati yung mga ayan, na set ng mga pagkain na fini-feature nila sa orange page. O, diba? Magkakaroon ka talaga ng idea kaagad. Ayan, simpleng luto na pwede mong iluto kaagad sa bahay. Kaya nag-collect ako ng mga books ni cooking recipe nila. So ayan, may mga ano cookie and biscuits recipe din, recipe book din ako. Ayan. Lunch book ng aming lugar kung saan pwede kang mag-lunch ng kung ano-ano. Ayan. At hindi naman ito cooking recipe or cooking books, pero i-slide ko lang na ipakita sa inyo ang aking picture na na-feature sa business book ng aming lugar sa Japan. Japanese cooking book collection. If you haven't yet subscribed to my channel, please do subscribe, click the bell button and all para ma-notify kayo sa lahat ng aking mga new vlogs. Bye! Thanks for watching!